What's up, mga ka-JB? I am here again for another yummy episode of JB TV Originals. Okay, so anong gagawin natin today? Of course, usapang kababuyan to. Alright? Bakit naman kababuyan? Siyempre, meron tayong ilulutong lechon ulo sa Pugon. Presenting si Piggy Boy. I'm gonna call him Piggy Boy, alright? Okay? Si Piggy Boy ay mga around 5.4 kilos, no? I know na napapanood nyo na to sa YouTube kung paano ang preparation, paano ang pagluto ng lechon ulo. Okay? Either sa baga, oven, or pugon. Okay? So what I'm going to feature right now is lechon ulo sa pugon. Alright? So, iluluto natin to sa pugon. Alright? So, paano nga ba yung pag-prepare ng lechon ulo? Of course, yung basic natin, meron tayong onions. Alright? So, naka-cut na siya into bits. Actually, alam mo, yung iba kasi na nakita ko na nagluluto nito, nagpre-prepare is dinidikdik nila sa mortar, no? Lahat ng ingredients. And then pinagsasama-sama nila. Since wala akong mortar, so pina-cut ko na lang ng maninipis. Alright? So we have onions. And then we have garlic. You know what? Yung iba na nakita ko, hindi sila naglalagay ng garlic. I don't know for what reason, no? But for me, of course, mas maganda kung mayroon pa rin garlic. And then, of course, number 3 na kailangan nandyan is yung kalamansi natin. Alright? Ito ang isa sa mga pinaka-importanting ingredient ng pagmamarinate ang kalamansi. Of course, yung durog na ano natin, na paminta, and then yung, syempre, hindi mawawala ang asin. Alright? Ang asin. Of course, and then yung ating soy sauce. And then, of course, ang suka. Again, yung iba, hindi na sila naglalagay ng suka. Kasi may toyo naman na sila. But for me kasi, mas malilinis pa kasi at mas matatanggal yung amoy kapag may suka yung ilalagay mo pag nagmamarinate ka sa meat or even sa mga fish. Okay? Now, again, since iluluto natin ito sa pugon, hindi ko na siya i-boboil, no? Unlike kapag iluluto mo siya sa baga, what they do is pinapakuluan muna nila, okay? Nilalagyan nila ng Sprite, and then nilalagyan nila ng tanglad, bawang, sibuyas, dun pinapakuluan ang baboy. But since pugon lang naman to, idediretso na natin, imamarinate lang natin, of course, and then that's it. As simple as that. So para ka lang din nag-marinate ng simpleng karne na ipiprito mo. Okay? Again, kailangan make sure lang na malinis. Kung makikita mo si Piggy Boy, okay, makinis na siya. Alright? Malinis yung tenga, yung ilong, and all that. Alright? So, anyway, let's check it out and tingnan natin yung pag-prepare bago natin ipasok sa pugon. Alright, check it out. Pagkatapos nating malinisan si Piggy Boy, alright, we're going to mix all the ingredients into one container lang. Of course, the onion, lagyan na natin dito, alright. Paghalu-haluin natin lahat ng ingredients, and then the garlic. As I mentioned a while ago,
Yung iba kasi dinidikdik na talaga nila. Right? And then yung toyo. Etong toyo is pampakulay, no? Bukod sa pampalasa, of course, is this will serve as the coloring na din para mamula-mula. Yung iba kasi, what they do is nilalagay nila ng paprika ata yun. It's a reddish powder. Tapos, inaano nila dito, hinahaplos nila dito para maging mapula-pula. It's a food coloring actually. Okay. Asin. Tantsa-tantsahin nyo na lang. No? So again, as I mentioned, it's the same as preparing yung ordinary na prito and all that. Okay? And then yung ano natin, paminta. For best and tasty result, hayaan nyo siyang nakamarinate for a couple of hours para mas manuot yung mga ingredients na i-mix dito. Okay, i-haplas dito sa baboy. Yung iba nga naglalagay ng soft drinks. So, kanya-kanyang style talaga yan. Okay? So, eto. Calamansi. Halo na natin doon. Yeah, so we're going to mix it. So, anyway. So, nandito na. Okay? So, okay na tayo dito. So, ihaplas lang na din dito. Okay. Actually, maliit tong lagayan ko, no? I'm gonna transfer it later. Ayan. Naaamoy na talaga yung ano, yung yung pinaghalo-halong ingredients. Ayan. Marinate na natin si Piggy Boy, and we're just gonna leave it for like a couple of hours, okay, para mas mas simmer, manuot yung ingredients na nilagay natin sa laman ng baboy. Alright, and okay, so I'm gonna show you later pag pinasok na natin sa Pugon. Alright.
Okay, so finally, nandito na si Piggy Boy after almost 5 hours, no? Pinasok ito sa Pugon mga around 7:10. So kinuha ko mga quarter to 12 na, no? Okay? So if you can see, all right? Talagang mamula-mula yung ating lechon ulo sa Pugon. Okay? Look at that. Look at that. Okay? All right. So what we're gonna do? We're gonna try it. Kung crunching crunching, you can hear that, oh. Talagang tumutunog, no? Okay, so let's try. Okay, okay. O, kita mo yun? Andaling natanggal yung skin niya, no? Okay, titingnan natin kung talagang masarap ang pagkakaluto. Can you hear that? Can you hear that? Tumutunog, mga ka-JB. Perfect ang pagkakaluto. Napakasarap. Okay? So, kita nyo naman, no? Mamula-mula. Crunchy-crunchy talaga. Okay, one more. Try naman natin yung laman. Napaka ano, kanina naglabasan yung mga taba, yung oil niya. Actually yung nag-drip na mga oil, pwede yung panluto yun, pang halo pag nag sangag kayo, pwede yan. Okay? Ito naman yung laman, okay? Let's try. Napakasarap. Napakasarap. Napakalambot. Look at that, oh. See? Napakadaling tanggalin, no? See? Okay? So, anyway, mga ka-JB, I hope you learned something, no? Anyway, again, as I mentioned sa intro ko, kanya-kanyang style yan. Kanya-kanyang preparation. Yung iba, naglalagay ng Sprite, naglalagay ng Coke, inahaluan ng paprika para kumulay. Lahat, halo-halo yan. So, it depends sa inyo kung ano yung preference nyo. For as long as maluluto naman siya accordingly, okay na yan. Alright, so anyway, thank you very much for always supporting our YouTube channel. And expect more yummy videos to come. Alright? That's about it. And always remember to like, share, and subscribe. Peace out, mga JB.